Magandang araw po sa inyo lahat at welcome back sa Spellcasting with Master Neon. Ako saan pinagsama natin ang siyensya at ang mahika upang maisakatuparan ang inyong mga pangarap sa buhay. And today, meron naman po uli kayong matututunan na panibago pong spell. Ano muna tayo? Break muna tayo sa mga love spell. Love spell, ano? Ito namang spell na ito ay upang magbayad ang taong nangutang sa inyo. Okay, be specific, Master. Ano ba yung pinag-uusapan natin, magbayad ng utang? Okay, ito po ay pera po o salapi, ano? Hindi po ito utang na loob. Okay, so yung mga utang na loob ay marami din po ako, si Master na ganyan, ano? Marami tayong pinag-utangan, mapapera, salapi o utang na loob. Pero ito pong spell na ito ay specifically po dun sa may utang. So sa pera po ito. Ito po ay pinag-uusapan natin dun sa may negosyo. Yan, so mamaya explain po natin yan. Dun po sa mga may utang sa inyo na relatives o kung kaya naman ay may utang na ano ba to? Mga coworkers, yan. Sorry. Yan. So yan, dyan po specific ang spell na ito at gagamit na naman po ulit tayo ngayon ng Latin prayer. So paalala po na aaralin po mabuti ang spell na ito bago po ninyo gawin. At isa pa pong paalala na bawal po ito dun sa nagpapautang o nagbibigay ng interes o dun sa nagpapa 5-6. Kung kayo po ay nagpapa 5-6 at napanood nyo po ang video ito at balak nyo gamitin, ay i-attrust nyo na po yan. So kung nga dun naman sa nagpapautang na talagang may pinagkasunduan na maayos naman ang kanilang pagkakasundo, no? Let's say maliit na interest dahil nga meron nga pong kumbaga, syempre nagpautang ka, so imbis na nagagamit mo nga naman yung pera ay napahiram mo pa sa iba. Kung maayos naman po ang inyong pagkakasunduan na kumbaga yung pautang na hindi naging 5-6 ang labas, ano, yung parang yung inutang e dumoble pa, yan, bawal po yan. Pero dun sa naman sa mga nagpapautang na kumbaga maayos ang kanilang samahan at maayos po yung kanilang transaksyon, ay pwede po ito sa inyo. Okay, so gagamit po ulit tayo ng Latin prayer. At kung gusto nyo pong matutunan ang bulong part 14 na ito, ay panoorin nyo po muna ito! Lahat ng tao ay may problema. Lahat ng tao ay may pinagdadaanan. Lahat ng yan ay nakatadhana na ating madama at ating maranasan. Ang lahat ng inyong nakikita sa mundong ibabaw ay pawang ilusyon lamang. Ang mga ilusyon na ito ay ang magsisilbing daan o susi sa susunod na buhay. Sa buhay na kung tawagin ng mga tao ay heaven. Sadyang ginawang hindi perpekto ang mundo. Upang makaranas ng saya at kalungkutan. Upang magtanong ka sa iyong sarili na kung tama ba ang lahat ng ito. In general, meron lamang tayong 12 tao dito sa ibabaw ng mundo. Ikaw at ako ay magkakapatid. Marami sa inyo ang nagtatanong, ano nga ba ang hiwaga ng mundo? Ano nga ba ang tao? At ano ang mga koneksyon nito sa mga planeta? Lahat ng bagay ay nakasulat na bago ka pa ipanganak at bago ka pa mamatay. Halina talamin kay Master Neo ang lahat ng ito dahil everything is already written in the stars. Okay, dahil everything is already written in the stars, paka-check na lamang po ang ating description box na kung saan ay ilalagay po natin ang Facebook page ng Genealogy 08, ang ating sister channel at ng Master Neo. At andyan po din ang mga iba't ibang klase pa po ng mga spells, kagaya po ng bulong. Yan, bulong 1, 2, 13. At andyan din po ang lihim na karunungan, love spells, wish spells, abundance spells, ay ilalagay ni Master Neo dyan po sa ibaba, sa description box po natin. At paminsan-minsan ay pakicheck po sa inyong screen, sa inyong right side ng inyong screen, na meron po dyan suggested card na kung saan ay may title din po yan. Kung interesado po kayo dyan sa mga videos na yan, ay pakiclick na lamang po at dyan po kayo mapupunta agad sa video niyan. Okay, so continue with the spell. Okay, dito na tayo sa spell. Doon po sa mga interesado po na mabayaran agad ang utang po ng taong ito, no, sa inyo. Yan. So, ito po ay specific na sa pera po. Doon sa utang na loob ay ibang spell po yan. Anyway, lahat naman po ay may utang. Tao lamang po, no. Okay, dito na tayo. Okay, sa umpisa po, ang araw po ng pagganap ay gawin po ito ng Monday
or Saturday. Okay, so mas effective po ito kung ito po ay lahat po ng phases of the moon ay okay o bagay na bagay pong gawin po ang spell na ito. Mas effective po ito kung new moon or full moon. Doon po sa mga hindi pa po nakakapanood ng phases of the moon, kung kailan nyo po gagamitin ang inyong mga spells, ay pakicheck po sa ating suggested card po dyan sa itaas. Okay, so mas effective din po ito doon po sa mga araw ng special day nyo, yung swerteng araw. So ilalagay ko din po sa suggested card ang mga swerteng araw o lucky days nyo po. At sigurado pong agad-agad natatalab ang spells na ito. Lalo na po ang spell na ito pala. Lalo na doon sa mga gumagamit na po ng mga spells. Nabiyasa ng gumamit ng mga spells. Ako, delikado na kayo. Okay, dito na tayo sa oras. Ang oras po ay bago po matulog. Master, natutulog po ako ng morning. Okay, sige, bago ka matulog ng morning, since panggabi nga naman ang trabaho mo, kung pang umaga ka ay matulog ka ng gabi, so vice versa, ganun lamang po. So bago po matulog, paalala po, itong spell na ito, hanggat hindi po tumatalab, ay gamitin po ito ng Monday at Saturday. Yan, dun po sa mga iba pa pong mga spell na hindi pa rin po tumatalab, considered na gawin niyo po ito tuwing Friday kung kailan ko po sinabi. Let's say yung bulong 13 na kung saan ay gamitin po every Friday. Ayan. So specific po yung talagang day na yon, kasi nga po ay yun po, dun po mas malakas ang spell na yon. So okay, so kaya nga po ginaguide namin kayo ng Genealogy 08, ano? Okay, dun sa araw, ang oras pala ay bago matulog. At ito na ang materyales. Unang materyales, ang pinaka-importante ay ang picture po ng target. Yan. Samba, yan. So si target. Ayan, master, paano po kung company yung aking ano? Okay, kung sino po yung presidente? Sino po may-ari? Yon. So kung halimbawa, yung kamag-anak niyo, picture niya po. Kung alam niyo yung birthday, yan. Ilagay niyo na din po, birthday. Kung ano pong info para sa kanya, parang biodata niya na to. Okay, di ba? So basta mahalaga po ang picture kahit saan pong mga spells. Isa po nga, kumbaga, malakas ang connection po nito since siya po yung target niya. So need po natin ang picture, mahalaga po yan. Ang sunod naman po ay black candle. Okay, master, white po ang hawak niyo. Oo, alam ko, white to. Okay, kaya wala tayong black dahil nga na ECQ, hindi tayo makalabas. So, black candle, ito ay white, makapal, pwede din po. Paano po maging black candle yan? Madali ang gagawin po natin para maging symbol o symbol ng black po yan ay lagyan po ng ribbon na black. Okay, sa baba. O kaya dito sa gitna. So, kung naabutan siya, kung ganito kanipis, ay ubusin po ito. No? Kung naabutan siya ng apoy, ay ayaan nyo lamang po hanggang sa tumulo po ito. So, malino na instruction, ano? Kung makapal naman na ganito, ay ubusin po. Hanggat maaari, i-ribbon nyo lang dito yung black candle. Kung makapal po yung kandila ninyo na ginagamit, na kung meron kayong black or white na may ribbon, hayaan nyo lamang po yung ribbon doon. Kung makapal po yan, makapal to, ano? Makapal po yan, ano? So, kung makapal yan, hayaan nyo lamang po tumulo hanggang sa matapos po ang inyong orasyon. So, malinaw. At gamitin po uli yung kandilang yon. Kung makapal, ha? Ang pinag-uusapan natin. Pag manipis, ito, iubusin. Pag makapal, ay tapusin ang orasyon at itago po uli ang kandila na huwag po ipapakita kung kanino. Kung kayo ay nasa loob lamang po ng kwarto at solo kayo at personal yung kwarto yan, ay isang tabi nyo lamang po. Ilagay nyo po sa inyong altar o pa yung spell casting area nyo, no? So ilagay nyo po doon. So okay. So tapos na po tayo doon sa mga materyales, ano? Okay. Ito. Oras na ng Monday or Friday. Saturday pala. Okay, Monday, Saturday, ha? Pinapaalala ko, baka namali ako doon sa sinabi ko kanina. Monday at Saturday, eto na tayo sa oras, matutulog na kayo, Saturday. Sindihan ng kandila, kung meron po kayong insenso, ay gamitin nyo na po ito. Kung meron po kayong relaxing music, ay gamitin nyo na ito, no? Pakatandaan, wag po kayong gumamit ng bad vibration po dito. Kahit na may utang sa inyo itong tao, parang galit kayo, ano? Wag po. Pero kailangan ang vibration nyo, ay kayo po ay ang boss dito sa gagawin nyo. Sa lahat po ng spell, kailangan po kayo ay boss. Hindi po kayo nakikiusap, kayo po ay nag-uutos. Diba? Kasi ito pong spell na ito ay manipulation spell. So, kukontak kayo sa taong yan, sindihan nyo po ang inyong kandila. Yung sinabi ko, yung picture, handa nyo na po.
So kailangan i-focus po yung picture nito, itong taong to magbabayad sa akin to, itong lumbalumbang to, something ano, sino ba? ikaw ganyan. So kailangan po ano, medyo comedy lamang po tayo para mawala yung stress niyo, no. So ayan na po, para tayo magpa-perform yan eh. Kailangan na kandila, sindihan. Ayan na. Tapos po itong picture. Ayan, nandito kayo sa altar, sindihan ng mga insenso, yung damit nyo na favorite nyo, na alam nyo ano to, pang casting spell tong damit na to, di mo kaya to, malakas to, di ba, ganyan. So, sindihan, patuluin ng konti, at mag-focus po dun sa inyong intention, kailangan magbayad itong taong ito, no? So, mamaya yung healing, sasabihin natin. So, kailangan, kung gusto nyo mag-meditate, 15 minutes, pataas, kung gusto nyo, inhale, exhale, again. At yung picture, kailangan nakafocus po kayo, itong taong to, magbabayad talaga sa akin to. Yan, ganyan po ang pag-utos po niyan. At una po, so sinindihan nyo, una po ay magdasal na. Tapusin nyo na yung pagtingin ng masama doon sa magbabayad sa'yo. Tapusin nyo muna yan. I-break muna natin yung pagtingin at pag-focus po doon sa tao. After po niyan, yung 15 minutes meditation, tapos sabihin po ang ito, mga dasal na ito. No? Una, ama namin. Isa lamang po. Isa-isa po ito, ano, para malinaw. Isang ama namin, isang abaginoong Maria, isang luwalhati sa Diyos, isang sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus. Yung dasal na yon ay ang sumasampalataya, pero hanggang sa ipinako lang sa krus ang inyong babanggitin. Okay, so pagkatapos po nun, natapos yung pinako sa krus, isa-isa po lamang yan, ha, yung dasal na yan, ano? At sabihin po ang inyong healing. Okay, dito tayo sa healing. Ang healing po ay depende po sa inyo. Ito ay sa akin lamang po na words, ano? Since kayo po ang nakakaalam kung ano po yung sitwasyon ninyo. So, pwede nyo po din ditong banggitin kung magkano ang dapat nyong bayaran, pwede mo iutos. Isang linggo ka lang, o kaya bukas, magbayad ka, ganyan po. So, kailangan kayong powerful dito sa spell na ito. So, kayo po dapat ang manalo. So, yung willpower niya, kailangan ay masabi nyo sa kanya, direct to the point sa kanya, at tatamaan siya, at agad-agad niyang gagawa ng aksyon ito. So, ang healing, kayo pong bahala. Pero ito ay para sa akin lang, ano. Okay, naway magsipagbayad ang mga taong nagkakautang sa akin. So, isang beses lamang din nyo po babanggitin yan. Ito ang tatlong beses na babanggitin nyo. After po ninyong mag-prayer ng Ama namin, Abaginoong Maria, yan. Tapos yung inyong healing, ito po ang tatlong beses na sasabihin, ha? Pakatandaan. Okay, yan daw ang ballpen at papel. At ito po ang ating bulong na Latin prayer. Et mea matuses de Espiritu Santo, Santa Maria Virgenem, et homo pactuses es de et ceterum moom senako, amen. Yan po. So, 3 times ninyong babanggitin yan. Okay, after po ninyong banggitin yan, ay tapos na po ang inyong spell. Doon po nagtatapos yan. Pakatanda, doon sa mga gumagamit po ng kandila, ay patayin po. Ito pa pala, patayin po ng kanan. Kung kaya nyo po, hindi ko na po sana sasabihin, pero kung kaya nyo pong patayin ng kanang kamay, kung ano pong ginagamit nyo po, kung kaliwete kayo, eh, patayin po ang kandila sa pamamagitan po ng inyong kamay. At doon po natatapos ang inyong kahilingan sa itaas, sa universe, sa cosmic universe, at siguradong makakarating agad ito doon sa inyong chinachannel na tao. At magbabayad agad ito. Okay, so kung hindi pa nagbabayad, inuulit ko, ay ulitin uli ito sa araw po ng Lunes at ng Sabado. Lunes po is planetang Moon, which is sympathy, samantalang ang Saturn, which is fire, na kailangan nyo po ito upang magbayad po agad ang taong nangutang sa inyo. Okay, so diyan po nagtatapos ang inyong spell, at naway magbayad agad sa inyo ang mga taong nangutang po sa inyo. Kung gusto niyo po mag-comment o mag-suggest po, ay mag-comment na lamang po kayo sa baba, at paki-like na lamang po, at paki-share. Okay, so hanggang sa muli, ito po si Master Neo, ang inyong Master Astrologer, Numerologist, na nagsasabing everything is already written in the stars. Napakainit, pinapawisan ako. Maraming salamat po sa inyo.